So yun mga Pops, good day. Magche-change oil naman tayo ngayong araw. So yun nga, bumili nga tayo nung isang araw ng langis. Ang pinili natin ngayon ay yung Motul na brand. So Motulin nga to. Hindi natin ito naikabit, hindi natin nailagay ito nung nagkabit tayo ng pump belt. Kasi lock off time na rin. So ready na siya, 900 ml para sa ating NMAX. So before kasi gumagamit tayo ng mga brand na kagaya nitong Zik, isa sa mga paborito kong brand itong Zik na to, yung M7 para sa aking NMAX, kasi nararamdaman ko yung magandang performance niya. And gumamit na rin tayo dati ng Top 1. So maganda yung Top 1, may pagkakalitulad sila ng Zik, pero para sa akin parang mas gusto ko yung templa ng Zik. Ewan na lang doon sa iba. Pero ginamit ko na rin to, napanalunan ko nung Christmas party namin. Ito yung langis na ginamit ko nung nagpunta ako na Ilocos. So far, masasabi ko sa kanya itong Zenium na to. Hindi naman siya yung pangit na langis, pero masasabi mong pwede siya. Maganda rin siya sa ating motor, sa NMAX. Pero minsan ko lang siya nagamit. Mas madalas ko nagagamit talaga itong Zik oil para sa ating NMAX. Ngayon nga, i-try nga natin itong Motul. So, narinig ko kasi sa market na maganda rin itong Motul na langis para sa ating NMAX. So, hope this is one of the best oil na gagamitin natin ngayon. Kasama nung Top 1, saka yung ating Zik. Na-try ko na rin pala yung, yung Shell. Ng langis ng Shell. So, yun. Twice ko siya nagamit. Bumalik ako sa Zik. Pero opinion ko lang naman yun, kasi kanya-kanya pa rin naman tayo ng sakyan. At parang lifestyle at sa paggamit ng motor. Kaya kung ano yung ma-judge natin, yun ang the best natin. Pero ang hindi ko pa na-try pala yung Delo Gold. Ayan, yung Delo Gold na ng Caltex. Hindi pa natin na-try yun. Sabi nila maganda rin tayo sa motor. Nagamit ko siya before doon sa aking motor na Vega. And subok ko naman siya, maganda nga. Saka matagal yung kanyang buhay. So tara, ikabit na natin tong Motul na langis. So pang scooter siya, 10W40 yung kanyang SEAE. So let's go. So yan, baklasin muna natin yung sa ilalim natin. Mas maganda sa ilalim tayo magdedrain. Yung drain plug sa ilalim ating tanggalin para malinis natin yung kanyang oil filter. So dito lang naman. Napaluwag na natin siya. So tanggalin na lang natin. Kunin ko lang yung kan natin. Na-drain na natin siya. Yan na yung kanyang langis. Mabilisan lang. Ayan. So, antayin natin. Baka meron pang tumulo. So, tanggalin natin sa kabila. So ayan, natanggal na natin yung ditong pinalagyan natin ng langis. So meron tayo dito yung embudo natin. Kunin ko lang. Kapag na-drain nyo na ng maganda yung langis, syempre, pwede na ikabit yung cup nyo ulit sa linisin yung inyong filter. Then isalpak nyo na lang sa agandahan nyo pag-alagay. So maglalagay na tayo ngayon ng langis. So binuksan na rin natin yung ating ilalagay na oil. So check this out mga Pops. Ayan. So shout out Motul.
masarap, smooth sarap. So ayan, make sure na maubos nyo yung langis kapag ka 900. Ang advisable kasi sa ating NMAX, 900 ml lang siya. Hindi naman sobrahan, siguro depende sa anong trip nyo. Pero advisable is 900 ml lang. So ayan, okay na. So makikita natin yung patak ng, ito, check nyo yan o. Check nyo yung patak ng langis. Maganda, diba? So, oop. Maganda yung maging feedback natin sa motol na to. So ayan, nalagay na natin yung langis natin na motol, mga paps. So testing naman natin, panda rin kung mas ano ba yung maging ingay niya, yung tahimik niya. And yung pwede natin maging reaction. Start na natin yung engine. Wow. Parang mas tahimik siya ngayon. Unlike nung mga nilalagay natin yung iba. Kasi yung Zenyu, medyo magaspang kasi siya. Pero maganda naman yung takbo niya sa akin. Parang nag-aggressive siya. Pero iba yung parang smooth yung tunog nitong motol eh. So siguro gawa na rin yan nung nagpalit nga tayo ng ating belt. Saka naglinis tayo ng panggilid. Medyo tumahimik siya. Yun na nga yung feedback sa unang sa start pa lang niya. Kasi before is malakas yung ingay nito ng aking makina sa may panggilid ko, sa atin sa may part nga ng engine. Ngayon eh, medyo tahimik lang siya. So check nyo, mga paps. Ayan. So far, hindi na siya ganun kaingay. Saka ganun kalakas yung tunog. Parang smooth nga siya ngayon. So test drive naman natin. So ayan, test drive nga natin, mga paps, kung anong paramdam ng bagay yung langis natin. Na ito nga yung motol yung ginamit natin. So tara, samahan nyo ako. Short distance lang naman yung gagawin natin para mapaparamdaman lang natin kung gano'n siya smooth. Uy! Ayos! Ganda! Wow! Wala akong masahe, paps. Maganda! Smooth nga. Swabe yung kwen niya. Siyempre, hindi pa naman natin masyado nagagamit. Kaya para bang sabi-sabi pa yung kanyang takbo. Ayan o. So, try natin dito sa isang straight na to. Kasi, ito yung pwede natin pag-testingan ng straight. So, tara! Ayos! Pwede, maganda! Nagustuhan ko yung coin niya, yung lambot niya sa silinyador. Maganda! Basta maganda yung lambot niya. Ayan o. Oh. Yan lang naman kung lalaroin ko yung silinyador. Yan o. Oh. Diba? Pa-boom-boom. So, sasabi ko sa motol, maganda. And testingin naman natin sa long run talaga. And sasabihin ko talaga sa mga susunod nating review. So salamat sa lahat na nanonood ngayon. Kung hindi pa nasusubscribe yung channel ko, mag-subscribe ka na and tap the bell na rin para laging updated. So maraming salamat sa inyo, solid supporters. Shout out sa mga kasama ko, kala Jem, kala Bumbira, at sa mga iba pa nating kasama. Shout out, maraming salamat sa inyo. This is Moto Ja. Ciao!